Natapos ang nakaka-stress at nakakapagod na maghapon, hindi pala madali ang buhay ng isang guro. Si Elvira ang nag-drive ng sasakyan. Naabutan nila sa mansion si Sandro na nakaupo ito sa may garden. Tumayo ito nang makita siya nitong pababa ng sasakyan. Nilapitan niya ito, "Susunduin mo na ba si Janella?" tanong niya rito. "Ikaw talaga ang sadya ko." Nabigla siya sa sinabi nito, parang kinabog ang puso niya. "Ako, turo sa sarili, sabihin mo na ngayon, marami pa kasi akong gagawin." In private sana, tumingin ito kina Elvira at Aryan na palapit sa kanilang dalawa, iniabot niya kay Aryan ang mga gamit niya. Sinenyasan niya ang mga ito na pumasok na sa loob ng bahay. "Sabihin mo na, nakahalukip-kip siya rito, Berna, galit ka pa ba sa akin, I mean?" Tiningnan niya ito ng masama, "Iyan lang ba ang itatanong mo?" Pinatatag niya ang sarili at pinigil na maging malambot dito. "Okay sige, magpahinga ka na, aalis na ako." Tinalikuran siya nito, hindi na niya ito tinawag, mas mabuti sigurong ilayo muna niya ang sarili rito para hindi siya masaktan, dahil alam niyang higit nitong mahal ang namayapa niyang kapatid, at hindi niya tiyak kung mahal pa rin siya nito. Hindi maalis sa isipan niya ang pagtataboy nito sa kanya, kahit nagmakaawa na siya at lumuhad sa harapan nito. Araw ng Linggo, tinulungan niya sa mga gawaing bahay si Manang Gloria, at siya na rin ang naglaba ng mga uniforms niya. Umuwi naman ng Manila sina Aryan at Elvira. Bandang hapon ay minabuti niyang pumunta sa may bundok. Nabasa kasi niya sa isang news article na may meteor shower ngayong gabi at higit sa 10 ang makikitang babagsak mula sa langit. Daladala niya ang kamera niya at dalawang San Miguel flavored canned beer na inilagay niya sa paper bag kasama ng mixing kumot. Nakasuot siya ng maluwang na sweater na may tatak na beauty at maong short na maiksi, nakatali pa'y taas ang hanggang dibdib niyang buhok. Isiniset up niya ang kanyang kamera habang isinisilip ang mata sa lens, nahagip ng kamera niya ang isang lalaking nakayuko na nasa ilalim ng puno, kinuhanan niya ito ng shot. Pero nang muli niya itong kuhanan ay nabigla siya. Seryosong nakatingin si Sandro sa kanya, ibinaling niya ang lens ng kamera sa ibang direksyon, napangiti siya, ganito ang ginawa niya noong una niyang makita ito, at nakawan ito ng mga shots, pero this time hindi niya akalaing si Sandro ang lalaking iyon dahil sa kasuutan nitong pangmagsasaka. Kinuha niya ang paper bag niyang dala at ipinasyang umuwi na lang. "Aalis ka na," habol na tanong nito sa kanya. Hindi niya ito sinagot, akma siyang tatalikod nang tigilan siya nito. "Remember, noong sinabi mong samahan kita rito, ngayon ako naman, can you stay for a while?" Nagsusumamo nitong pakiusap. Kinagat niya ang ibabang labi niya, "Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit ka umaasta ng ganito? Noong isang buwan lang halos ipagtulakan ninyo ako, at ngayon heto ka, at nakakainis ka na." "Berna, sorry, your sorry means nothing, hindi nito mababago ang mga nangyari, aalis na ako," tumulo ang mga luhang pinipigil niya. "Berna, I admit na ginawa ko yon dahil nagalit ako sa iyo at sa sarili ko. Nakonsensya ako sa ginawa ko, I mean kay Rebecca, at habang tumatagal, napagtanto ko na may kasalanan din ako. I'm sorry, nadala ako ng galit ko sa iyo, at galit ko sa sarili ko, I thought okay na ang lahat. Hindi mo nakikita ang sarili ko na lumapit sa iyo, kaya sinusungitan kita, itinataboy kita at the worst nasasaktan na kita. I'm so selfish, I'm just pretending to hate you until I found myself hurting, dahil niloloko ko lang ang sarili ko. Sinasabi kong okay lang ako, pero hindi, I'm not okay, pinapatay ang puso ko araw-araw kapag nakikita-kita na kasama mo si Darwin, naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko nagawang ibaba ang pride ko para sa iyo. Pero sa nakikita ko ngayon, huli na ako, huli na para sabihin na mahal pa rin kita." Nagulat siya sa mga sinabi nito, sa mga ipinagtapat nito sa kanya, at isa lang ang sigurado niya, hindi nagbago ang pagtingin niya rito, hindi nagbago ang nararamdaman niya. Nginitian niya ito, "Kalimutan na natin yung mga nangyari, siguro sa ngayon kailangan nating bumalik sa simula, kapatid ko, ang namatay mong asawa, at hindi siguro okay sa ngayon kung babalik tayo sa dati." Tumingin siya sa malayo, "Marami nang nangyari at kailangan nating magpahinga." Tiningnan niya ito, "Mas magiging comfortable tayo sa isa't isa kung, shocks, heto na," agad niyang kinuhanan ang mga meteors na nagbabagsakan sa kalangitan. "Then from now on pumapayag akong tawagin mo ulit akong kuya." Weird, umupo ito sa damuhan habang nakatingin sa kalangitan.
Umupo siya sa tabi nito pagkatapos elatag ang maiksing kumot sa damuhan. Hindi niya ito sinagot, inabutan niya ito ng canned beer. Like the old days, tinanggap nito iyon at binuksan. Tumunog ang cellphone niya na nasa bulsa niya, si Darwin ang tumatawag, lumayo siya ng konti kay Sandro. Darwin, nilingon siya ni Sandro, nasaan ka? Tanong ni Darwin sa kabilang linya. Iniwas niya ang tingin dito, nandito ako sa bundok. Okay sige pupuntahan na lang kita riyan, wag na, magkita na lang tayo bukas. Hindi pa siya natatapos magsalita nang abluti ni Sandro ang cellphone niya. She's with me, pagkasabi noon ay ini-off nito ang cellphone niya bago ibalik iyon sa kanya. Hindi mo dapat siya kinakausap kapag kasama mo ako, seryosong sabi nito. Pero inilapit nito ang mukha sa mukha niya, napalunok siya sa ginawa nito. Don't be stubborn, kung ayaw mong halikan kita, nakangising sabi nito sabay tingin sa lobby niya, naamoy niya ang mabangong hininga nito. Pinamulaan siya ng mukha, masaya ako na nandito ka ngayon kasama ko. I'm sorry, kagat lobby niyang sambit, kinuha niya ang kumot na inilatag niya at inilagay iyon sa paper bag na dala niya. Huminga ito ng malalim, ihahatid na kita sa. Ihahatid ko na siya, sabay nilang nilingon ni Sandro ang nagsalita sa likuran nila. Humahakbang ito palapit sa kanila, agad nitong hinawakan ang isang kamay niya at hinila siya nito patungo sa likuran nito. Anong binabalak mo kay Berna? Galit na tanong nito. Ano bang pakialam mo? Bulyaw ni Sandro kay Darwin. May pakialam ako dahil mahal ko siya, at hindi ko siya hahayaang masaktan pang muli dahil sa iyo. Bakit hindi mo nalang asikasuhin yung hipon mong secretary? Ngumisi si Darwin. Namamangka ka sa dalawang ilog ng sabay, itinulak ni Sandro si Darwin ng malakas na paatras ito. Hindi ako namamangka sa dalawang ilog, wala kaming relasyon ni Madison, at hindi ako katulad mo. Sinuntok ni Darwin si Sandro, gumanti naman ang suntok si Darwin, inawat niya ang dalawa na kapwa bitak ang mga lobby at may pasa sa pisngi. Fine, magpatayan kayong dalawa, tinalikuran niya ang mga ito, sinundan siya ni Darwin, tumigil siya sa di kalayuan. Bakit mo na ako pinuntahan dito, naiinis niyang tanong. Nag-aalala lang ako sayo, masama ba yun, nakahawak ito sa pisngi nito, isa pa, nakita kong papunta rin dito si Madison, naisip ko na baka awayin ka ng hipon na yon, nakipagkita ka sa kanya, kunot noong tanong nito. Umiling siya, nagkataon lang na nagkita kami. Anong sinabi niya sa'yo? Malungkot na tanong nito. Wala, ang mabuti pa umuwi na lang tayo, lumakad siya patungo sa kotse niya, at sumakay na rin sa sarili nitong kotse si Darwin, sinulyapan niya ang kinaroroonan ni Sandro. Nakatingin ito sa gawin nila ni Darwin, bumuga siya ng malalim, at ibinwelta ang kotse niya paalis sa lugar na yon. Iiwasan muna niya ito dahil sa tingin niya yon ang sobrang miss na niya ito. Sa mansion, ginamot niya ang sugat ni Darwin sa bibig nito, at nilagyan ng band-aid ang pisngi nito. Sorry sa nangyari kanina, Berna, tumingin siya sa mga mata nito, kalimutan mo na yun dahil naiinis ako sayo. Ginawa ko lang naman ang sa tingin kong tamang gawin. Ibinaba niya ang first aid kit sa lamesa, hindi kagalit pangungulit na tanong nito, kahit na nasuntok ko ang thunders na yon. Galit ako, kumalukip-kip siya sa harapan nito, then kiss me para bati na tayo. Napalunok siya sa sinabi nito, bumilis ang pintig ng puso niya. Unti-unting lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Joke, tumetawang sabi nito at inilayo ang mukha sa mukha niya, isinandal nito ang likod sa upuan, tiyak ako, mamatay sa selos ang thunders na yon, dapat lang sa kanya dahil sinaktan kanya, inakbayan siya nito, pero iyong sinabi ko kanina, Berna, totoo yun, at hindi naman ako umaasa pa, ang importante sa akin ngayon, nakikita kong masaya ka, kahit na hindi ako ang laman ng puso mo. Nangilid ang luha niya sa sinabi nito, luko ka talaga, pero salamat, Darwin, someday makakakilala ka ng mas higit sa akin, yung babaeng magmamahal sa'yo, iniakbay rin niya ang isang braso sa balikat nito, friends, tiningala niya ito. Kahit masakit, sure, friends, nakangiting sambit nito. Nanatili sila sa ganoong sitwasyon nang madatnan sila ni Manang Gloria. Aroy, kinikilig na sabi nito, Manang, boto ka ba sa akin? Tanong ni Darwin na kinabig siya palapit. Oo naman, ang gwapo mong bata, crush mo yata ako, Manang, biro ni Darwin rito.
Nagtawanan sila ni Manang Gloria at nakisali na ito sa usapan nila ni Darwin. Pinakiusapan siya ni Sandro para maghatid kay Janella sa school dahil wala sina Manong Tasio at Manang Rosing sa mansion. Naroon ito sa hasyenda ng mga Vasquez at inaasikaso ang pagbubukas ng hasyenda para makatulong sa mga manggagawa na nawala ng trabaho nang magsara ito. Samantalang si Sandro naman ay may mahalaga raw na pupuntahan, hindi nito ipinaalam sa kanya kung ano iyon, kun sa bagay, kilala naman niya ito at tiyak na kaya nitong protektahan ang sarili. Eksakto namang day off niya at wala siyang gagawin ngayong araw ng Lunes, isa pa gusto niya ring makita si Bernard dahil matagal na niya itong hindi nakikita. Inihatid niya sa classroom si Janella, naroon si Berna at mga kaibigan nito, tama nga si Sandro na narito rin ang dating nobyo ni Berna, na tiyak niyang pinagseselosa ng kaibigan niya. Good morning, Teacher Berna, magalang niyang bati. Ngumiti ito sa kanya at maging ang baklang kaibigan nito, maliban na lang sa isang masama ang tingin sa kanya. Bigla tuloy siyang napatingin sa itsura niyang naka-reflect sa salamin. Nakasuot siya ng maong na ripped short at white na t-shirt na v-neck at nakakap na kachinelas lamang siya habang bit-bit ang lunch bag ni Janella. Good morning to Agent Orlan, wala yata si Manong Tasio, tanong ni Berna. Iniabot niya rito ang lunch bag ni Janella, may importante silang pinuntahan kaya ako ang naghatid kay Janella, ipinasasabi ni Sandro na susunduin na lamang niya si Janella sa bahay ninyo mamayang hapon. Tumango ito, ako na ang bahala kay Janella, hi, gwapong agent, bati sa kanya ng baklang kaibigan nito. Hello, I'm Agent Orlan, and you are, inilahad niya ang palad dito. Just call me Teacher Arian, malanding sabi nito na kinindatan pa siya. Tumingin siya sa babaeng nakatitig sa kanya, hello I'm. Nilampasan siya nito, binawi niya ang kamay na nakalahad sa kawalan, at masama itong tiningnan, ano kayang problema sa kanya nung babaeng yun? Sige, Teacher Berna, mauna na ako, Janella, makinig ka sa tita mo, okay, baling niya kay Janella? Tumayo ito at niyakap siya, thank you po, Tito Pogi. Go back to your seat na, sabi niya rito, tumalima naman ito sa inutos niya, sinaluduhan pa siya nito at napangiti siya sa ginawa nitong yun. Paglabas niya sa classroom ni Janella ay nakasalubong niyang muli ang babae, inirapan pa siya nito, lalo tuloy siyang nagka-interes na alamin ang pangalan ng babaeng iyon, ito lang yata ang babaeng hindi natatablan sa charm niya. Hinihintay ni Madison si Sandro sa pamamahay niya, she's wearing nothing inside her robe. Gusto raw siyang makausap nito tungkol sa pagpapaayos ng factory, siya ang pinagkakatiwalaan nito sa negosyo dahil sa connections niya sa mga investors na kakilala niya. Inubos niya ang iniinom niyang wine at tumingin sa humantong kotse sa harap ng bahay niya, it was Sandro, pababa ito ng sinasakyan nitong Ranger. Kinawayan niya ito mula sa kinatatayuan niya, umupo siya sa silya at ini-expose ang legs niya, bahagya rin niyang niluwagan ang robe na suot niya para makita nito ang cleavage niya, sinipat niya sa salamin ang mukha niya, well, di hamak na mas maganda siya kay Berna. Madison, bakit hindi ka pa nakabihis, pupuntahan natin ang mga clients, at bakit ka? Agad niya itong niyapos nang makalapit ito sa kanya, mabilis niyang ipinulupot ang isang braso sa leeg nito. Habang ang isa niyang kamay ay nasa tapat ng puso ni Sandro. Madison, ako na ang bahala sa clients, just stay with me, I need you, please, I'm begging you. Pinangko siya nito paakyat ng kwarto niya at doon inilock nito ang pintuan ng kwarto, tinanggal nito ang suot na necktie at ang business suit nito, marahas siya nitong ibinagsak sa kama, matapos niyang hoverin ang robe na suot niya. Idiniin nito ang katawan sa nagiinit niyang katawan. Wanting me, ha? Kinagat nito ang lobby at pinadapa siya, napahawak siya sa headboard ng kanyang kama, she's already wet. Marahas nitong hinawakan ang magkabilang bewang niya at sabay pasok sa lagusan niya, halos mapasigaw siya sa malalakas nitong pagbayo. Sandro, stop, stop please, bumaba ito ng kama at isinara ang zipper ng pantalon nito, nanunot siya ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Satisfied, Sandro, how dare you, ikaw ang may gusto niyan, pinagbigyan lang kita, ngayon ko na-realize na napakaliit ng pagmamahal mo sa sarili mo, see yourself, asking for someone's time, begging me to make love to you, how pathetic you are, bulyaw nito sa kanya.
Mahal kita, Sandro, hindi mo ba nakikita yun? Nandito ako palagi para sa'yo. Masaya naman tayo dati, making love anywhere at any time. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi kita mahal, pumayag ka na sa akin, kahit alam mo na hindi kita kayang mahalin. No, mamahalin mo na dapat ako pero dumating si Berna. Dumating ang buwisit na babaeng iyon, hinawakan nito ng mahigpit ang braso niya, don't mention her name. Huwag mo siyang idamay, Sandro, nasasaktan ako, itinulak siya nito. Huwag ka nang magpapakita sa akin, I don't care kung mawalan ako ng malalaking investors, kunin mo na rin lahat ng mga gamit mo sa opisina, bukas hindi na kita makikita pa roon. Dinampot nito ang suit nito at necktie sa sahig, pabalibag nitong isinara ang pinto. Niyakap niya ang kanyang sarili habang nakaluhod sa sahig, patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Berna, damn you, malakas niyang mura habang nakakuyom ang mga kamay sa kama, inihagis niya ang mga bagay na makita niya sa kanyang tabi. Inagaw mo siya sa akin, Berna, and I swear, pagbabayaran mo ito, magbabayad ka, at ikaw Sandro, I swear, luluhod ka sa harapan ko. Habang humihikbi sa sobrang galit ay kinontak niya si Duming, ang hired killer na nakilala niya sa negosyo ni Soledad. May ipapagawa ako sa iyo, magkita tayo bukas, agad niyang pinutol ang usapan nila at inihagis ang cellphone niya sa kama, ngumisi siya habang pinapahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Bang umasta siyang may hawak na baril habang nakahiga sa kanyang kama. Pagkatapos ay malakas siyang tumawa, paalam, Berna. Bumuga ng malalim si Sandro habang sumasakay sa kotse niya, sinagad na ni Madison ang pasensya niya kaya minarapat na niyang gawin iyon para tumigil ito, he's out of control kapag nagagalit siya. Para siyang bulkang sumasabog na lang basta-basta. Pinatakbo niya ang kanyang kotse paalis sa bahay ni Madison, malaki man itong kawalan sa negosyo niya ay hahayaan na lamang niya iyon. Tutal na gawa naman na niya noon na paalisin ito, ngunit hindi nito ginawa, hindi na niya ito maintindihan. Ibang-iba na ang Madison Bueno na nakilala niya, pumunta siya sa factory para tingnan ang ginagawa ng mga tao niya, hindi pa ito ginagamit sa ngayon, dahil inaayos pa ito at idinadaan sa safety regulations ng Bureau of Fire. Upang hindi na maulit ang nangyari noong isang buwan. Mr. Villamor, tawag sa kanya ni SPO2 Dave, kasalukuyan itong nakapark sa tapat niya, bumaba ito sa inuupo ang motor at nilapitan siya. Sir, nakipagkamay siya rito, matagal ko na kayong hinahanap. Pero palagi kayong wala sa bahay ninyo, kaya minabuti kong tumungo rito. Ako ang inatasan para mag-imbestiga sa nangyaring pagsabog dito. At may natuklasan ako, heto ang mga larawan na kuha mismo ng isang dalaga. Iniabot nito yun sa kanya, kasalukuyan daw siya noong tumitambay rito sa tapat ng salon na katapat din ng factory ninyo. Alauna ng madaling araw kasama ng mga kaibigan ng dalaga, akala raw nila daga lang ang pumapasok sa loob ng factory dahil sa malakas na mga kaluskos. Sinundan daw niya ito at nakita niya sa nakabukas na pinto ang isang lalaki. Dahil sa takot daw niya ay mabilis din siyang umalis, may bitbit daw itong kerosene tank, pagkukwento nito. At tama ang hinala noon nina SPO3 Perez at SPO2 Barrio na sinadya ang nangyari, hindi ito aksidente, Mr. Villamor, pinagplanuhan itong gawin. Biglang pumasok sa isip niya ang isang taong nakakaalam ng mga susi sa factory, si Madison. May kilala ba kayong galit sa inyo o kaaway ninyo sa negosyo, tanong nito sa kanya. Umiling siya rito, minabuti niyang huwag na lamang sabihin dito ang hinala niya, dahil mas mabuting siya mismo ang tumuklas noon. Sige, sir, mauna na ako kung ganun, ipagpapatuloy namin ang imbestigasyon. Maraming salamat, SPO2 Dave, nakipagkamay siyang muli rito. Habang hawak niya ang mga kopya ng imbidensya ay kinontak niya si Orlan. Pare, may ipapadala ako sa'yo tungkol sa pagkasunog ng factory ko. Ipabibigay ko na lang ito sa katulong mo, idadaan ko sa bahay ninyo, si John Ella nga pala? Nandito ako sa school, pare, nasa klase siya ngayon, anong ginagawa mo riyan? Tak ang tanong niya rito, pare, tinamaan ni Cupido ang puso ko, sus, init mo lang yan, sino bang babae ang tinutukoy mo? Bumuga ito ng malalim, kaibigan ni Berna, napangisi siya, si Arian, bakla iyon, o siya? Sige, good luck na lang sa'yo, tinapos niya ang pakikipag-usap dito, ngayon lang yata ito nagka-interes sa isang babae, maliban kay...